Ang unang sulat ni Pedro, unang kabanata. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Kapadosya, Asia, at Bitinia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.
Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At nagahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taus-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo.